Ang trahedya ng Panam 103 ay talagang hindi mabubura sa mga isip at puso ng mga tao sa mundo gaya ng 9/11 terror attacks noong 2001. Isang pampasabog ay naimpake sa isang maleta na walang kinakasama na galing Malta ay nakapasok sa transatlantic leg ng biyahe ng Panam 103 na nilipad ng N739PH, isang 747 na may pangalang Clipper Made of the Seas mula London Heathrow patungong New York JFK. Ito ang pinakamalalang ataking terorismo sa Reinos Unidos. Subalit, may mga nakaligtas na mga pasahero sa trahedya na to dahil hindi sila nakasakay. Kumusta na at maligayang pagdating po sa Trivia Time, Stories and Fun Facts with Multi James 95. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga videos at content kaya nito. At huwag ninyong kalimutan i-click ang like button. Ano pang hinihintay natin? Tara na tignan natin ang paksa ng video na to. Kahit wala sa mga 259 na pasahero o crew members ay nakaligtas sa pagsabog ng Panam 103 sa taas ng Lockerbie, Scotland, kasama ang mga 11 na residente ng Lockerbie, may mga pasahero na tumakas sa kamatayan dahil hindi sila nakasakay o lumipat sa mga ibang mga flights. Kilalanin natin sila. Kim Wickham, isang American citizen na Syracuse University student na nag-aaral noon sa London campus ng nasabing pamantasan, si Kim Wickham ay dapat umuwi sa Estados Unidos sa angkin ng pamilya niya na doon dapat siya para sa kapaskuhan sa halip na bumisita sa mga kaibigan sa Germany. Ngunit pagdating sa Heathrow Terminal 3, iniba niya ang ticket niya para makalipad na sa Germany. Itong ginawa niya ay nakaligtas sa kanyang buhay, subalit nalesyon siya ng mahabang panahon na makita niya sa balita sa TV na ang eroplano na dapat niyang sakyan ay bumagsak, nagdulot ng sunog sa Lockerbie. Nalaman rin niya na 35 sa mga kapwa mag-aaral sa Syracuse ay nakasakay doon. Kabilang na sa kanila ay ang matalik niyang kaibigan na musical theater major na si Nicole Ellis Bollinger na hindi matagpuan ang mga labi. Para kumpirmahin ang pagtataka, nagkunwari siya bilang kapatid ni Nicole ng si Renee at tumawag siya sa Pan Am kung saan kinumpirma na kasama talaga si Nicole at ang isa pang kaibigan na si Kenneth Bissett. Kita rin niya sa TV ang paghinagpis ng nanay ni Nicole na si Janine Bollinger sa JFK Airport. Ito rin ang nakita sa TV ng Lockerbie resident na si Josephine Donaldson matapos niya matagpuan ang isang hand baggage ni Nicole. Jaswant Basuta. Kilala siya na palaging huli para sa mga biyahe. Lumipad si Basuta na isang African-born Indian blood Sikh mula Amerika patungong Europa para sa kasal ng kanyang kapatid sa Belfast, Northern Ireland. Nang matapos ang pangyayari, panahon ng umuwi gamit ang Panam 103 sa December 21, 1988. Dumating siya sa Heathrow Terminal 3 o Oceanic Terminal sa maraming oras sa pagnanais na makauwi siya sa Tarrytown, New York dahil may isang maayos na trabaho bilang car mechanic na naghihintay sa kanya. Bilang paglista sa biyahe, ipinasok niya ang mga dalawang mga maleta na puno ng mga regalo at pamasko para sa mga mahal niya sa Amerika. Nang maibigay na ang boarding pass, dito nakasalubong ni Jaswant ang kanyang mga pamilya sa Europa para ihatid siya kung saan ang manugang niyang lalaki ay nag-ibita para uminom sa bar ng Terminal 3. Bilang mga Sikhs, bawal sa kanila ang pag-inom ng alak, ngunit pinagliban nila ito noong araw na yon dahil sa bagong trabaho ni Jaswant at dapat may selebrasyon. Nang uminom si Jaswant sa ikatlong baso niya ng Cardiff Special Brew, nagsisimula na ang pagsakay sa Panam 103. Dito na nagsabi ang manugang na dapat nang umalis si Jaswant kung saan siya nagpaalam at tumakbo sa mga hallways ng Terminal 3. Ngunit nakita niya na sarado na pala ang gate at ang eroplano ay nakaalis na. Hindi na siya pinasakay at pumunta siya sa isang ticket agent ng Pan Am para makakuha ng bagong biyahe kung saan pinahintay siya. Habang nakaupo at natutulog si Jaswant sa mga bangko, dalawang mga kapulisan sa Heathrow Police Station ay pumunta sa kanya para ibigay alam ang balita tungkol sa pagbagsak. Nagtaka si Basuta dahil medyo suspetsado mga pulis ay inimbita siya sa istasyon para magbigay sa laysay. Sinawalat ni Basuta ang mga pangyayari gaya ng dahilan ng pagbisita sa UK, ang pag-inom sa Terminal 3 at ang mga laman ng bagahe. Napaniwala naman ng mga kapulisan at pinayagan siyang umalis. Nang dahil puno na ang mga Pan Am flights, makauwi siya gamit ang isang British Airways flight.
Four Tops. Ang Motown group na to ay dapat sanang umuwi gamit ang Panam 103 magkatapos ang kanilang European tour. Ngunit inibita sila para kumanta sa isang British variety show na Top of the Pops na pinapalakad ng BBC. Sa pagdating nila sa Elstree Studios, sinabi ng producer ng Top of the Pops na hindi pwede magkanta sila sa isang recording lamang. Kumbaga, one song, one recording. Hindi pwedeng two songs in one recording. Ayon sa natitirang original na miyembro na si Duke Fakir, ang producer ay nagsabi na ang ikalawang performance ay lalabas sa bagong taon. Ang dahil dyan, kinansila ng Four Tops ang kanilang mga tickets ng Panam 103 at nanatili na lang sa London, kung saan sila ay kumanta ng Loco in Acapulco na nooy ang bagong single nila at ang Reach Out I'll Be There. At nang matapos, sinabihan ng producer na nakalista na sila sa isang kinamamayaan na British Airways flight patungong Detroit. Sa kanilang hotel sa London, nalaman ng Four Tops ang nangyari sa Panam 103 kung saan sila ay nabalot ng takot. Maliban dyan, pumalik ang kanilang pagkatapang at umuwi na sila sa Amerika gamit ang nasabing British Airways flight. John Lydon. Kilala sa palayaw na Johnny Rotten at sumikat bilang tagasulat at lead singer ng Sex Pistols at Public Image Limited, ang British, Irish at naturalized American rockstar ay may mga first class ticket sa Panam 103. Isa sa kanya at isa para sa yumaong asawa niya na si Nora. Ngunit tumagal ang pag-impake ni Nora sa bagahe nila at sila'y nakipagtalunan, kung saan nagdesidido na lang na ipalit ang mga ticket nila para sa isang flight na aalis sa kinabukasan. Ang mabagal na pag-impake ni Nora at rush traffic sa London ay ang mismong nakaligtas sa kanila. Ayon sa isang interview, sinabi ni Lydon na mamamatay na sana siya kasama si Nora kung maaga sila nag-impake. At nang malaman nila ang pagsabog, muntik na lang sila nahimatay. Kim Cattrall. Ang British, Canadian at naturalized American actress na kilala sa Sex and the City ay isa sa mga pinakakilala mga mahusay na actress sa Hollywood. Nang matapos niyang gawin ang Return of the Musketeer sa London, panahon na umuwi gamit ang Panam 103. Subalit, nalaman niya na hindi pa siya nakabili ng isang teapot na ireregalo niya sa kanyang nanay bilang kapaskuhan. Matapos niya malaman na may isang Panam flight na paalis mga 45 minutes matapos ang Panam 103, iniba niya ang ticket niya para sa biyahe na to at nagawa niya ang isang last minute Christmas shopping sa Harrods. Matthew Trento. Gaya ni Kim Wickham, ang Syracuse student na to na nag-aaral sa London campus ay dapat sana lumuwas pa Amerika gamit ang Panam 103. Subalit, ang nanay niya ay nagtaka dahil sa mga long layover sa JFK Airport. Para makarating siya na maaga at makahabol si Trento sa isang Piedmont Airlines flight patungong Syracuse, iniba ng nanay niya ang ticket niya bilang Flight 101. Hindi na to umalma si Trento at pumunta na lang siya sa mga London offices ng Pan Am para kunin ang bagong ticket. Nang makarating siya sa JFK, narinig niya mga daing at hinagpis ng mga kamag-anak ng mga pasahero ng Panam 103 at mas natakot siya nang makita ang arrivals monitor kung saan ang Panam 103 ay nakalista sa estadong Sea Agent. Sa kasalukuyan, sa pagmamay-ari niya ang original niyang Panam 103 ticket bilang isang marka ng pagligtas. May mga iba pang mga nakaligtas mula sa trahedya dahil sa mga exams na naantala o dahil nag-iba sila ng mga Panam flights o lumipat sa mga ibang airlines gaya ng British Airways o Virgin Atlantic. Isang pasahero sa isang British Airways flight na nakaalis sa mga tatlong eroplano makalipas ang pagluwas ng Panam 103 ay nagkatabi sa isa sa mga Syracuse students at nang makalapag sila sa JFK, narinig nila ang mga paghahagulgol ng mga pamilya ng mga pasahero ng Panam 103 nang malaman nila na hindi na uuwi ang mga ito. Kahit nabubuhay sila para ikwento ang mga nangyari, ang mga nakaligtas ay balot pa rin ng tinatawag na survivor's guilt. Ano ang mga aral na mapupulot natin sa Panam 103 at paano ito binago ang mga paraan ng ating mga paglalakbay? Kayo nang bahalang humusga. Kumusta na MultiJames95 fam at salamat po sa panonood ng ating video. Sana may nagustuhan po kayo at meron rin po kayong natutunan. Kung bago lang po kayo sa aking channel, kiklik lang niyo po ang subscribe button at notification bell sa baba para updated po kayo sa mga content gaya nito. Kung gusto niyo po akong suportahan at tulungan kumita, andun po yung mga links sa Patreon, PayPal, Buy Me A Coffee at
GCash sa baba. Pwede rin po kayong mag-donate doon. At nire-recommend ako po kayo na panoorin yung susunod naming video. Sana magugustuhan nyo po to. Kita-kits ulit!